Week 3, Day 1. Pag-uuri ng mga bagay ayon sa laki at sukat nito. Magandang umaga mga bata, handa na ba kayo ngayon sa ating bagong aralin? Patingin nga kung ikaw ay handa na. Ipakita mo ang tamang pag-upo. Ayan, so ngayon ikaw ay nakaayos na ng iyong pagkakaupo. Okay, handa na ba? So bago natin simulan ang ating aralin, simulan muna natin ito sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. So, sumabay kay Teacher Sandy sa pagdadasal. Handa ka na? Okay, so sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang ipinagkaloob sa amin sa araw-araw. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at sa bawat gawain aming gagawain. Hilumin mo nawa ang sakit na lumalaganap ngayon sa buong mundo. At panatilihin mo kaming ligtas sa kapahamakan. Hinihiling po namin. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo, Amen. Okay, ngayon mga bata, tayo naman ay mag-exercise para ang ating mga katawan ay mabuhay. So ngayon, sabayan natin si Teacher Sandy sa pagsasayaw. At gusto ni Teacher na ikaw ay sumabay sa kanya. Handa ka na ba? Pero bago yan, syempre, tumayo ka muna ng maayos. Mga bata, tayo naman ay dumako sa ating aralin. So, umupo ka na ngayon na maayos at alam ko na ang iyong katawan ay nabuhay na. So, ang dugo sa ating, mula sa ating paa hanggang sa ating ulo ay dumaloy na. At handa ka na para matuto sa ating bagong aralin. So, ngayon, umupo ka na ng maayos. Ngayon, ang ating aralin ay ang pag-uuri ng mga bagay ayon sa laki at sukat. So, maipapakita sa inyo si teacher na mga larawan at tukuyin ninyo kung alin dito ang malaki at maliit na bagay. Okay, tingnan mo ang dalawang bola sa iyong screen. Alin dyan ang bola na malaki? Alin naman dyan ang bola na maliit? Sabihin mo nga ito. Okay, ang bola ng soccer ay malaki at ang bola naman ng golf ay maliit. Tingnan naman natin ngayon ang dalawang mangga. Alin sa dalawang mangga ang malaki at alin sa dalawang mangga ang maliit? Ngayon, sabihin mo nga ito sa akin. Okay, ang mangga na kulay dilaw ay malaki at ang mangga naman na may kulay green at kulay pula ay maliit.
Tingnan mo ang dalawang hayop. Sabihin mo nga ang pangalan ng dalawang hayop na nakikita mo. Tama! Elepante at rabbit o koneho sa Tagalog. Ngayon, alin naman sa kanilang dalawa ang malaki at alin naman ang maliit? Tukuyin mo nga ito at sabihin sa akin. Okay, tama! Ang malaki ay ang elepante at ang maliit naman ay ang koneho. Okay, tingnan mo naman ngayon ang bisikleta. Alin dyan sa bisikleta ang malaki? Alin naman dyan ang maliit? Sabihin mo nga ito. Okay, mahusay. Ang kulay itim na bisikleta ay malaki at ang kulay pula na bisikleta ay maliit. Mahusay! Ngayon mga bata, titignan ni Teacher Sandy kung talagang ikaw ay nakikinig sa kanya. Kumuha ka nga ng isang pangkulay na kulay pula at kulay asul. Dali! Dahil tayo ay gagawa ng ating gawain at tayo na rin ay magkukulay. Hindi ba masaya yon? Okay, ngayon, handa ka na bang magkulay? Kung ikaw ay nakikinig sa akin, magagawa mo ito ng maayos. Kulayin ng kulay pula ang maliit na bagay at kulay asul naman ang malaking bagay. Handa ka na ba? Okay. Bibigyan kita ng 3 minuto para masagutan mo ng maayos ang ating gawain. Madali lang yan, hindi ba? Basta ikaw ay nakikinig ng maayos kay teacher. So, gawin mo na ang ating gawain. Ngayon naman mga bata, tignan nyo ang dalawang batang lalaki sa larawan. Sina Alfredo at si James. Ayan. Tingnan nyo naman kung sino sa kanilang dalawa ang mataas at sino naman ang mababa. Mahusay! Si Alfredo ang mataas at si James naman ang mababa. Tingnan nyo naman ang dalawang puno. Alin sa dalawang puno ang mataas at alin ang mababa? Sige nga, sabihin mo nga sa akin kung alin ang mababa. Nasa kanan o nasa kaliwa? Alin naman ang mataas? Ang nasa kanan o ang nasa kaliwa? Mahusay! Ang nasa kaliwa ay mababa at ang nasa kanan ay mataas. Okay, anong gagawin natin sa ating gawain ngayon? Ikakahon ang mababa at bilugan ang mataas. So, kayang-kaya mo bang gawin ito? Ayan, kung ikaw ay nakikinig kay teacher, masasagutan mo ng tama ang ating gawain. So, napakadali lang nito. Bibigyan kita ng 3 minuto para masagutan mo ang ating gawain. Okay po? Pag nagawa mo, ipakita mo kay Teacher Sandy ang iyong gawa. Tignan mo ngayon naman ang dalawang hugis. Anong hugis na ito? Sino sa inyo makakapagsabi kung anong hugis ito? Ayan, tama. Ang hugis na ito ay hugis parihaba. Ngayon, meron tayong dalawang parihaba. Ang isa ay kulay kahel o kulay orange at ang isa naman ay kulay lila o kulay violet. Alin sa kanila o alin sa dalawa ang mahaba at alin ang maiksi? Sabihin mo nga ito. Tama! Ang kulay kahel ang mahaba at ang kulay lila ang maiksi.
tingnan mo naman ngayon ang aking dalawang lapis. Meron akong dalawang lapis, hindi ba? Ito ay kulay dilaw o kulay yellow at kulay pula o kulay red. Ngayon, sabihin mo sa akin kung alin sa kanila ang mahaba at alin ang maiksi. Lakasan mo nga. Okay, so ang mahaba na lapis ay kulay dilaw at ang maiksi naman na lapis ang kulay pula. Ngayon naman mga bata, ang susunod nating gawain ay lalagyan ng check ang mahaba at lalagyan ng X ang maiksi. Okay, kung ikaw ay nakinig kay teacher, masasagot mo nang maayos ang ating gawain. Ngunit kung ikaw ay hindi nakinig kay teacher, syempre hindi mo masasagot ang ating gawain. So, bibigyan kita ulit ng 3 minuto para masagot mo ang ating gawain. Inuulit ni teacher ha, lalagyan ng check ang mahaba at lalagyan ng X ang maiksi. Okay, handa ka na ba? Okay, simulan mo na ang iyong gawain. At pag natapos ka, ipakita mo ito kay teacher. Para naman sa iyong takdang aralin, nakikita mo ba ang nasa screen ni teacher? Kuhanin mo ang iyong module at sasagutan natin ang ating takdang aralin. Ano ang gagawin? Tingnan ang larawan sa loob ng mga kahon, kulayan ang bagay na malaki at bilugan ang maliit. Okay, nakikita mo ang nasa larawan ni teacher? Kuhanin mo ulit ang iyong module at sagutan natin. Ngayon, hanapin mo ang pahinang nasa larawan ni teacher. Kulayan ang mga larawan na mataas at lagyan ng X ang mga larawan na mababa. Okay, so sasagutan mo ulit ito. Tutulungan ka ni Mami, ngunit hanggat maaari, ikaw ang gumawa ng iyong gawain. At ang pinakahuli naman na ating gawain, kukulayan ang mga larawan na mahaba at lagyan ng check ang malaki. So kung nakinig ka kay teacher at sinunod mo ang payo ni teacher na makinig, ikaw ay makakasagot sa ating gawain. So, kuhanin mo na muli ang iyong module at sagutan natin ang ating takdang aralin. Okay, ngayon mga bata, hindi ba napakadali lang na ating gawain para sa araw na ito? Dahil ikaw ay nakinig ng maayos, mupo ng maayos, sumunod sa mga tuntunin ni teacher, nagawa mo ng maayos at mabilis ang ating gawain. At dahil dyan, yakapin mo muli ang iyong sarili at bigyan mo ng malakas na palakpak. Ayan. So ngayon, bibigyan ko kayo ng inyong takdang aralin. Sasagutan ninyo ang inyong module at gagabayan kayo ng inyong nanay o kung sino mang nakakatanda na maaaring tumulong sa iyo sa ating gawain. So dahil dyan, si teacher ay magpapaalam na sa inyo. Paghanda tay uwi na, bukas na muli tay makikita. Paalam na sa'yo, paalam na sa'yo.
pagpapaalam na mga bata. Bukas tayo ay magkikitang muli at